Next photo, tingnan natin. Ito na. Ayan na po. Hindi ako nakapagsalita. Los Bastardos. Paano ka naman napasok sa show? Joshua, Connor, I thank you guys. Nakakatuwa naman. So, nasa araw-gabi pa ako nito eh. So, syempre ako wala naman akong expectations eh. Trabaho lang talaga. Sa araw-gabi ako, tapos bigla akong tinawag for an audition. Hindi pa sinabi sa akin kung ano role ko, kung anong teleserye, ganyan. So ako, syempre, nung natanggap ko yan, game. Sige, bigyan nyo sa akin, may script na ba, ganyan. Anong character ko? Ay, wala pa po, ibibigay sa inyo a week before. So, nung sinabi sa akin yun, a few days after, binigay niya yung script sa akin. Tapos hindi a week before binigay yung script. 2 days before binigay. Wow. Eh yung script namin, 4 of 4 different characters. Actually, simula pa lang, na-attach na ako kay Connor. So nung nakita ko, nung nabasa ko yung monologue niya, sabi ko, itong gusto ko. Siya ang gusto ko. Kasi hindi siya nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Na-challenge ako sa kanya. Connor, gagawin ko yung lahat para maligtas si Lucas. Kaya sa ayaw sa gusto mo, tuturuan mo ko dahil responsibilidad natin si Lucas. Tingin mo matuturo ko sa'yo lahat? Na isang linggo? Na isang araw? Buong buhay kong pinag-aralan ko? Buong buhay kong pinag-aralan? Connor, hindi mo kailangan ituro sa akin ang lahat. Kailangan natin ang batinong plano para maligtas si Lucas. Yun lang! Ilalagay mo lang sa peligro buhay mo. Working with your fellow Bastardos boys, di ba? Yes. Oo. Kanino ka pinaka naging close? Simula pa lang kasi ang taas na ng tingin ko kay Jake. Jay Cuenca, yes. Kasi sinasabi nila matagal na parang, oh, pwede kang, ano ah, parang yung tapang ng mukha mo, parang pwede kang maging Jake, alam mo yun. Kinukumpara nila ako kay Jake noon. So ako parang, wow, talaga? Pwede? Ganyan. So, I really look up to him. Ever since the beginning, kinakausap ko na siya, absorbing everything that he throws at me. Kasi veterano na eh. Anong advice ni Jake sa'yo na hanggang ngayon eh natatandaan at tatak kay Josh? Nung simula pa lang sinasabi niya sa akin na, pag when you come to me for advice or for whatever you need, I won't tell you what to do, sabi niya. I'll guide you and you find it yourself. Ang isa pa, hindi ko talaga makakalimutan. Yung character mo, kunyari, ako kontrabida ako noong una. Si Jake, kilala siya kontrabida. Kaya talagang yes. Sa kanya ako nag-absorb ng information talaga about pagiging kontrabida. So sabi niya sa akin, don't play your character as a villain. Kasi para sa'yo, hindi ka naman kontrabida dito. Ikaw yung bida ng show na to. Kasi para sa'yo, ikaw yung tama. Silang lahat mali. Wala silang karapatan na mabuhay sa mundong to. Pwede na ganun, diba? So play your character as a real person. Hindi lang porket masama ka, ah, masama ako, so ito gagawin ko. Hindi. Ano ba yung background ng character mo? Para alam mo kung anong gagawin mo. Kung anong ibibigay mo sa script. Yan. Totoo naman. At ang galing, no? Kasi sa isang teleserye na hindi isa, dalawang bida at marami kayo, ang ganda-ganda ng advice na binigay niya sa'yo. Sobra. Congratulations! Kasi you're doing a very, very good job. Dahil, di ba, pa-extend kayo ng pa-extend. Sa husay ninyong lahat, it's a team effort for Los Bastardos. Hello, mga ka-Jeepney! Subscribe na to Jeepney TV's YouTube channel para sa more showbiz chika ng mga paborito nyong artista.